So kung pagod ka na sa kahirapan, pagod ka na sa korupsyon, boboto ka ba ng mga tao na alam mong nagpapahirap sa mga kababayan mo sa araw-araw? O, si Mara Cepeda, political reporter dito sa Rappler, at ang kinocover ko para sa 2022 elections ay si Vice President Leni Robredo. Si VP Leni, 2018 ko pa siya na-start ma-cover dahil na-assign ako noon sa Office of the Vice President beat, at I started also covering the opposition movement against President Duterte. Isang magandang bagay ko ikaw yung reporter assigned to the Robredo campaign is that may respeto kasi siya sa role ng free press sa demokrasya. Kaya madali kaming nakapagtatanong sa kanya kahit mahihirap na tanong. She has a healthy relationship with reporters, so she will answer your questions. Minsan pa nga if she can afford it. Minsan may light conversations lang with reporters after nangangamusta siya. In terms of access, pagdating dun sa mga events niya, madali din. Very accommodating yung staff, TVP Leni, lalo na ngayong election. So we're always provided with the schedule ahead of time. They try to send it to us as early as possible. Meron ding transcripts, may videos, may photos. So lahat ng kailangan namin pinoprovide nung team ni VP Leni. Kailangan yung kandidato kasi kailangan niyang maintindihan at irespeto yung role na ginagampanan naming mga mamamahayag sa pagpoprotekta ng ating demokrasya. Narito kasi kami bilang watchdogs at bilang gatekeepers of, you know, of democracy, of the truth. So yung pagiging critical naming mga mamamahayag, yung pagtatanong namin ng mga mahihirap na tanong na ayaw sana nila ipatanong, hindi namin naman yun ginagawa dahil gusto lang namin manginis o gusto lang namin sirain. Kasi hindi naman ako nag-journalist para gawin yun, pero ginagawa namin yun dahil ako, paniniwala ko, we always put our elected officials to a higher standard because we elected them precisely because they're supposed to be better than all of us. We elected them dahil sila yung gagawa ng mga desisyon, ng mga polisiya para mas ma-improve yung buhay natin. And in that regard, yung role ng journalist is singilin yung mga kandidato, yung mga politiko dun sa kanilang trabaho, yung duty nila sa taong bayan. At sa amin, idinadaan namin yun sa pagtatanong sa kanila after namin pag-aralan yung platforma nila, after namin pag-aralan yung implikasyon ng mga polisiyang nire-recommend nila or pinopropose nila. They are applying to lead and to be of service to the Filipino people. And bilang journalist, narito kami para ilatag kung makikinabang ba talaga yung mga sector na sinasabi nila o nang good time lang o nang, alam mo ba yun, parang nang jo-joke lang or parang nililin lang mo lang yung taong bayan para makaupo ka. Yung una-una talagang tumatak sa akin na parang, you know what, this volunteer movement is really something else. Actually, ay yung sa Iloilo. Yun yung time na ang pagpasok ni VP Lenin doon sa likod nung stadium. Tapos, nakasakay siya sa Pope Mobile. Tapos, parang nag-drive ng onte yung driver ng Pope Mobile. Tapos, bumaba siya. Tapos, dumaan siya doon sa tao. Sa totoo lang, goosebumps moment yun talaga sa akin. Kasi, nakita ko yung tao na talagang parang may wave. Literally wave that they really just wanted to touch her and to see her. And even if ganun, hindi sila unruly, parang orderly pa rin sila. Gusto lang nilang mahawakan si VP Leni. Pero hindi siya yung level na nakakasakitan sila. And nakataas ako nun sa media platform. Sabi ko pa, parang iba tong campaign na to. Ah. Iba yung energy that night. And I feel like yung Iloilo rally na yun really set the precedent for all the other rallies. Eh. So before that, meron na nung 20,000 sa Quezon City. Pero nung yung Iloilo, iba yun. Parang after noon, sumunod na yung, nag-start na talaga yung trend na nagpapakitang gilas yung mga supporters sa bawat probinsya. Yung si VP Leni, I think, is one of the most vilified opposition figures under the Duterte presidency. Dala na rin ito siguro dahil siya yung opposition leader, siya yung chairperson ng once ruling liberal party. Tingin ko dala na rin yun na siya ay babae at merong kumaga parang ingrained misogyny ang mga Pilipino as a people eh. At mahirap itong
buwagin. A lot of the attacks against VP Leni, ano yun, many of them are based on lies. Siguro iba't ibang paratang na yung ibinato sa kanya anywhere na supposedly meron siyang affair sa iba't ibang mga lalaki, anywhere from parang politician yung iba allegedly komunista, yung iba regular ordinary Filipino lang. May mga paratang din sa kanya na wala siyang nagawa, ngawa lang siya ng ngawa, criticize lang siya ng criticize. Mas lumakas to nung tumakbo siya for president, mas nag-heighten yung disinformation against her. Yung latest attack sa kanya revolves around her alleged links with communist rebels na paulit-ulit nang dinideny ni VP Leni. I think one post even went as far as claiming na NPA siya. At ngayon, mas nagre-respond na talaga agad si VP Leni pagka tinatapon sa kanya yung mga ganitong accusations. Of course, nung nagkaka-momentum na yung kanyang campaign, kahit yung mga anak niya talagang hindi na spare, there were posts that circulated, fake sex video links that were being circulated by her critics. I guess this is to, if they want to attack Leni, they would also want to hurt her children. And outright, you know, they denied na wala namang ganitong video and these were fabricated. So yun, matindi yung mga atake that VP Leni had to endure. Ngayon, boboto tayo sa susunod nating pangulo. Isipin natin ano ba yung Pilipinas na gusto nating makita sa susunod na 6 na taon. Kasi kung ano yung mga pangalan na isi-shade natin, hindi lang yun basta-basta politiko lang eh. Nire-represent nila yung kind of politics na mananaig sa Pilipinas. So kung pagod ka na sa kahirapan, pagod ka na sa korupsyon, boboto ka ba ng mga tao na alam mong nagpapahirap sa mga kababayan mo sa araw-araw? Boboto ka ba sa mga kandidato na may bahid ng korupsyon? Kaya pagka bumoto tayo, isipin mo yung kinabukasan ng pamilya mo, ng mga anak mo, ng sarili mo, at piliin mo yung mga leaders na alam mong tutulungan ka na makamit yung mga pangarap mo at pangarap mo sa pamilya mo at pangarap mo para sa bansang to.